Okay, good day. This is the initial and introduction discussion dito sa ating steam power engineering. What is steam power engineering all about? Okay, ayan o, steam power engineering. Dati nung ako panahon ko, this is just steam power plant. Pinalitan na lang ata ngayon ng steam power engineering in your curriculum. So this is, I think, three unit subject. Nung panahon ko, this is 5 ata for steam power engineering. So makikita nyo dito sa ating background, ano ba yung mga pag-uusapan natin sa steam power engineering? Mostly, steam, okay? It is vaporized water. That is at superheated quality or just simply, ano siya, saturated vapor. Ngayon, steam, okay? We're talking about water in other forms. And then power. The use of water in order to produce power. Ngayon, ano ba yung mga ginagamit natin pagdating ng steam power engineering? Commonly, okay, itong boilers. This is an electric boiler. Electric boiler, meron ka dito. Meron dalawang uri ng boiler. Mapag-uusapan natin yan pagdating ng ating next discussions. Papasok natin yan after Rankine. And then, steam turbines. Ito yun. Ay, nakikita nyo, meron siyang mga impellers, blades, parang fan. And then, the steam condenser and then the feed water pump. Yan lang naman dyan, iikot ang ating discussions. Commonly, itong entire picture na ito is a representation of a power plant. Minsan, this is a, yung iba, sinasabi nila, pag mga ganitong forma, this is a nuclear power plant. Kasi meron ka mga cooling tower. Okay? Para mga Erlenmeyer flask. Ito yun, cooling tower. And then ito, this is a chimney or stack. Bakit kinukulayan, sir? Si McDo, sir, may gawa niyan. Hindi. Actually, this is a marker kung saan para hindi siya matamaan ng, ano, hindi siya matamaan ng yung mga flying aircraft. So, madidistinguish nila from ground kung gaano kataas yung level nitong stack na to. Smoke stack ang tawag dyan. Okay? And let us go to the topics outline. Sa steam power engineering, ano ba yung mga kailangan na baunin mo from your previous discussions or your previous subjects? Number one, syempre, yung thermodynamics 2. And what is thermodynamics 2? Thermodynamics 2 is about the properties of water in vaporized form. So, ano po ba yun, sir? Yung mga steam properties, itinuro dyan yung Rankine cycle, the reheat cycle, the regenerative cycle, and rate regenerative. Sir, bakit uulitin lang natin yung Rankine cycle? Actually, hindi. Okay? Pagdating dito sa mga processes na to, ipapasok mo kasi the operations of your steam generators or boilers. Steam generators or boilers are the one responsible in producing steam. And steam prime mover, ano ba yung steam prime mover? Yan daw yung pinapasukan ng steam kung saan magkakaroon sila ng interaction, kinetically, magpo-produce siya ng power. Iko-convert mo yung power ng steam, power that is contained in the moving steam, yung pressurized steam, yan ang magpapagalaw ng inyong prime mover in order to produce ample amounts of power for utilization. Steam condenser, sir, yan po yung nagpapalamig ng steam mo in order for you to condition it na ibalik mo to condensate to water. Ibabalik mo lang siya dun sa iyong iyong boiler. Okay? Yan lang yung pag-uusapan natin. Ipapasok natin yan pagdating dito. Okay? And then, sabi nila, ano daw sa mga power cycles? Sa power cycles or thermodynamic power cycles, ang most efficient cycle. Actually, hindi Rankine cycle. Ah? Dinadagdagan mo lang ng peripherals yung iyong Rankine cycle para ma-augment mo yung efficiency niya.
tulad ng ano, itong Rankine cycle is not the most efficient cycle but the ano, Carnot cycle. Carnot. Carnot. Yan ang pinaka pinaka-efficient na cycle natin. Which is commonly approaching na to limit dito, approaching to equal. The Carnot cycle, yung Rankine cycle, kapag dinagdagan mo ng peripherals. Okay? Tulad ng ano, maglalagay ka ng superheater or reheater, maglalagay ka ng regenerative, feed water, okay? Magpa-mass blood steam ka, and then agahaluin mo sila. Combined reheat regenerative cycle. Para ma-match mo yung efficiency ng Carnot cycle. Okay? Now, we'll go to the definition of terms. Kailangan, bago naman tayo magsimula ng steam power engineering, kailangan alam na natin yung mga definitions niyan. Now, steam. Steam is the most basic part ng iyong buong steam power plant. Kasi without steam, you can never create power. You can never create or translate the kinetic energy that is contained in the pressurized system. Wala ngang steam. At saan nanggagaling yung steam? Siyempre, steam is vaporized form ng water. Okay? Ano ba yung mga conditions ng water natin, sir? Ito. Meron tayo mga conditions ng water. At 4 degrees Celsius, di ba? Anong common na density ng water? 1,000 kilogram per liter or 1 cubic meter? 1,000 kilogram per cubic meter. Okay? So, yun yung steam. Okay? Meron yung TS diagram. Mas maganda sa TS diagram natin siya. I-plot kung ano ba yung mga kanyang state. Ay, dun mas maganda natin makikita yon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay. Dito, by definition, steam may be defined as water vapor suspended in air. So, hindi naman commonly ang steam mo is 100% saturated or superheated. Meron ding steam na meron kang content dyan ng moisture. I-measure din natin yon in terms of the quality of the steam or the wetness of the steam. It is produced by heating of water and carries a large quantities of heat. And after such time, yung water mo, i-heat up mo to a certain critical level. Hanggang dun mo lang siya makikreate ng steam. After nun level na yon, critical na siya, hindi na siya state. Meron ding state ang water. Papakita yan dyan sa inyong ano, steam table. Papakita ko mamaya. Meron siyang triple point, merong critical point. Okay? Kung saan makikita nyo, hanggang dun lang pala yung quality ng water na ganito. Yung triple point, pwedeng ang water mo is liquid, vapor, or simply water. Okay? Yung triple point niya. Then, hence, it could be used as working substance for heat engines and steam turbines. Yan. It is produced by heating of water and carries a large quantities. A large quantity dapat to. A large quantity. Yan. Quantity of heat within itself. Okay? And then, what are the thermodynamics property of water? Lahat yan naka-list down sa ating steam tables. Yung steam table ko dito, steam table ko is third generation steam table. Ginamit pa ito year 1980s. Buhay pa rin siya hanggang ngayon. Nanilaw na. Okay? Ano ba yung mga properties ng water? Sir, temperature, pressure, and volume. Diba, going back to your energy equation sa ano sa thermodynamics, ano ba 'yan? Yung saturation temperature, ayan, T. Yung pressure, P, V. Tapos internal energy, which is U, and then enthalpy, which is H, and then entropy. Yung mga nandito, alalahanin natin yung mga processes. Pag constant pressure, ayan, constant pressure. Pag constant constant temperature, that is isothermal. Kapag constant ang pressure, isobaric or isoplastic ata yun. Isobaric. Isochoric naman yung V. Isovolumic, isochoric, or isometric. Yan yung pinakaalam natin, isometric. Hindi nyo alam yung isovolumic.
And then yung ISO, isochoric. And then internal energy. Ayan, basta wala yun. Wala yung ano. Wala yung tawag. Enthalpy, throttling process. Pag constant, throttling. Kapag ito naman, entropy ang constant, that is isentropic. Okay? Isentalpic ay throttling. Pareho lang yan. Okay? Now, dapat alam natin yung saturation temperature. Okay? At a given point, at a given temperature, tignan nyo dyan sa inyong steam table. In your steam table, table 1 and 2, andyan yung saturation pressures and saturation temperatures. Makikita nyo dyan. Okay? Maya, pakita ko sa inyo anong ibig sabihin ng mga value dyan. Makikita nyo, beginning sa saturation, table 1, di ba? Sa inyong steam table. At table 1, ano, table 1, tables 1 sa steam table nyo. This is saturation temperature ng water. Okay? Makikita nyo dyan, beginning at 0 degrees Celsius. Okay? Yun yung pinakamababa. At ang pinakamataas, ilang page yan? Yung pinakamataas niya is saturation temperatures. Tignan nyo hanggang saan ang pinakamataas niya. Ayun, ilang page din to. I think the saturation temperature of water is 374.136. Yan, mamaya, sabihin ko sa inyo kung ano yung mga quality niyan. At 0.01 tsaka yung 0. Yan. Okay? So, saturated liquid. A saturated liquid dito, yung example ng saturation temperature. Temperature at which liquid start to boil or the temperature at which water vapor begin to condense. Ayan. Andito yan. So, water boils at 175.38 degrees Celsius at a pressure of 400 kPa. Ngayon, pag nakita nyo, dun sa steam table nyo na nagtama yung dalawang parameter, yung temperature and yung kaakibat niyang pressure, then you can say it is saturated. Okay? Ito, another example. Steam condenses at 324.75 degrees Celsius at a pressure of 12 MPa. Ngayon, again, check nyo kung yung temperature niya at this pressure or pressure niya at this temperature is the same with the one listed in your tables. So, you can say na that is in saturation conditions. Now, saturated liquid. A liquid whose temperature is lower than the saturation temperature. Now, yung liquid niya, tandaan mo, yung Tsat niya is greater than the temperature given at that saturation pressure. Yan. Liquid water at 90 degrees and 400 kPa. Ngayon, yung 400 kPa kasi, liquid, may kita nyo dyan at your table, nasaan ba yung liquid dyan? Liquid, ayan o, table 4 ang liquid. Ang sinasabi dito is pressure niya is 400 kPa. So, divide mo ng 1,000, that is 0.4. Saturated liquid. Ayan. Hanapin ko muna. Ah. 0.4. Ayan, mag-ano ka? Mag-tawag dito? Mag-interpolate ka. So, that is saturated liquid. Saturated vapor. Vapor at the saturated conditions. It has no liquid moisture content or moisture content. So, ibig sabihin, pag wala kang moisture content, 100% ang inyong quality. 100%. Okay? Ano to? This is the wetness. This is the dryness. X. Dryness. Tama ba? Wetness and dryness. Sa dalawa. Okay? Y is the, di ba? X plus Y is equal to 1. The quality is the dryness and Y is the wetness. Okay? Yan. Steam condenses at
324.75 degrees Celsius at a pressure of 12 MPa. Now, the liquid vapor mixture or wet steam, dito napapasok yung quality. The combination of saturated vapor and saturated liquid. Excuse me. Anong ibig sabihin nito? HF, HG. That your condition at this enthalpy is at liquid state. Saturated liquid. And then, at this point, that is in vapor. Yung FNG, denotion niya ng liquid and vapor. And, ayan, ito yung denotion niya, HG, kapag mas mataas daw dun sa enthalpy mo, at that pressure, given pressure, ibig sabihin, that is a saturated vapor and combination ng saturated liquid. Example, steam enthalpy at 400 kPa is 2,700 kilojoule per kilogram. Mahanap nyo naman yan dyan sa tables. Eh. Familiar na kayo dun. So, superheated vapor. Ngayon, pag lumampas siya dun sa state na binigay sa iyo sa iyong saturation temperature and pressures, then we can say it is saturated vapor, superheated vapor. A vapor whose temperature is higher than the saturation temperature at the given pressure. Saan nyo titignan yan? Table 2. Okay? Table 2. Meron tayong kasi table 2 sa inyong steam tables is saturation pressures. Yan. Check nyo dyan sa inyong tables. Ngayon, kapag mas mataas daw yung saturation temperature mo, mas mababa yung saturation temperature, mas mataas yung given temperature at that given saturation pressure, then you can say your steam is superheated. Now, the degree superheat. The degree superheat is the difference between actual temperature, the actual temperature yung binigay sa'yo, and the saturation temperature that is listed on your tables for the existing pressure. Now, what is the degree of superheat? Okay, i-minus mo lang yan. That is the difference nga. Yung binigay sa yung saturation temperature and then the superheated temperature. Actual. Now, steam at 250 degrees Celsius and 12 MPa. The degree superheat is 25.25 kasi ang saturation temperature pagdating dito is, you can look it up. Now, compressed liquid. Liquid whose pressure is higher than the saturation pressure at the given temperature. Okay. Ibig sabihin, kapag compressed liquid, okay, yung pressure na binigay sa'yo is higher than that of the saturation pressure in a given temperature. Saan yung look up yan? Table 2. Okay? Compressed liquid, ibig sabihin, mas mataas nga yung pressure niya dun sa saturation. Okay? Degree subcooled. Okay. Difference between saturation temperature and the actual temperature. Okay. Mangyayari lang to kapag subcooled yung iyong state nung vapor mo. Now, mas mataas yung saturation and then the actual is mas mababa. Liquid water at 90 degrees Celsius and 400 kPa. Tignan nyo. Tignan nyo sa inyong mga steam tables. You can check it up. Okay? Critical point. Yan, tuturo ko na sa inyo kung ano yung critical point. Nandyan yan sa inyong. This is critical point. Critical point and then triple point. Triple point. Yan. Turo ko sa inyo yan. Look up ko lang yung notes ko. Okay? Critical point. Nasaan po yan, sir, sa inyong steam table? Hawakan nyo lang muna. Meron tayong graph dyan. Critical point is the condition of pressure and temperature at which a liquid and vapor are indistinguishable. Ibig sabihin, after such time, pinainit mo na pinainit yung tubig, hindi mo na ma-distinguish if that is still a liquid and that is still a vapor. Okay? Kumbaga, alanganin na kung saan sa dalawa. Yan yung critical point mo. At sasabihin ko sa inyo kung nasaan yan pagdating ng inyong, pagdating po ng ating graph dyan, yung TS diagram. Hanapin ko lang ang aking notes. Now, the quality yan, sinabi ko na sa inyo, the quality of wet steam is percent by weight that is saturated vapor. Yan.
Percent moisture, wetness, yung X kasi is dryness. Percent moisture, percent by weight that is saturated liquid. Okay. Ito yung inukuha sa masses nila. Commonly, yan, for saturated liquid, Y is 100% or 100% wet. Now, for saturated vapor, X is 100%, zero yung Y mo, wala kang wet content. Ibig sabihin, 100% dry ang iyong steam. Now, for wet vapor, ayan ha, pwedeng magmula ka sa Y or pwede rin sa X. Either of the two ang bibigay. Pero commonly, the quality is given at percentage. Okay? So, ito na yan. Tingnan nyo. This is now a graph of your TS diagram. The TS diagram for water. Okay? Tingnan nyo. Yung TS diagram nyo, ititrace natin. From here, here, okay, and up to here, this line represents the saturated liquid. This is the saturated liquid line. Baguhin natin yung kulay. Gusto ko happy ka. Gusto ko liquid din siya. So this one represents the saturated liquid line. Yan. This is saturated or liquid region. This is saturated liquid line. And this region, yan, itong nandito, is the liquid or water region. Okay? Now, where is your critical point, sir? Where is your critical point? Your critical point is the one, yung border niya, is between a saturated liquid and then a saturated steam. Kasi, after yung saturated liquid mo, this will become a saturated vapor line. Ito. Saturated vapor line na to. Ayun. Now, sir, the critical point. Tignan nyo sa inyong steam table. Sir, tignan po natin sa temperature. Kasi walang pressure dyan eh. Okay? Tignan natin sa ating table 1, saturation, temperatures. Nakikita nyo yung 0 degrees Celsius. Ha? Tsaka yung 0.1 degrees Celsius. At 0.1 degrees Celsius, kung di ako nagkakamali, anong tawag dito? This is the triple point of your liquid. And then at, yung hulihan, hanapin yung pinakadulo na temperature niya. Nandun sa pinakadulo, that the temperature is at 374.136 degrees Celsius. And then at pressure na ano? At pressure na 22.09 PSI. Hindi pala. KPA. Hindi, MPA pala to. Megapascals. Okay? That is now your critical point. Oh, alam nyo na kung ano ha? And this part, after this part, beyond your saturated vapor line is the vapor region for superheated steam. This is the compressed liquid. Okay? Hindi yan, compressed liquid. Compressed liquid. Dito, superheated. Region. Ngayon, pag lumampas dyan, okay, malalaman nyo na superheat na siya. At pag pumasok sa loob, okay, pumasok sa loob, ang tawag dyan sa region na to is the wet region. Kung saan yung steam mo is merong dryness factor or wetness factor. I-measure mo yung quality ng iyong steam na papasok dyan. Okay? Naintindihan ba? Madali intindihin yung ating TS diagram? Okay, further discussion sa TS diagram natin. Maraming parts yan. On your TS diagram, mapapansin mo na ang critical point mo is just above 350 degrees Celsius. So, ganito yung pinakatamang graduation. Ito na kasi critical point mo at temperature na 374.136
136 degrees Celsius. Hindi nalalampas yan dyan. Okay? And then, ano po yung mga linya na yan, sir? Yung mga nasa labas. Ang tawag dito is the constant pressure lines. Sir, paano yung constant pressure line na yan? Bigyan kita ng sample. At 10 MPa, tandaan mo, that under your graph, ang constant process mo dyan, under this graph, is pantay. Okay? Horizontal lang. And then after this, mag-ano siya? Para siya mag-curve upward. Ibig sabihin, ang constant pressure line mo from here, tapos papunta rito, pataas, ayan. This is the constant pressure line. Okay? Now, itong linya na nasa baba na to is the quality na meron yung iyong steam. Yan. Ay, naintindihan? Oh, yan. So, pinapakita din dito na meron tayong enthalpy lines. And the enthalpy is the most used part ng ating steam power plant. Kasi mahirap nating i-calculate yung values ng heat without using the enthalpy. Okay? At ito na yung quality. So, I think na familiarize na kayo pagdating ng ating itong ating steam tables. Okay, alam nyo na gamitin yan. Na-refresh na sa inyo nung inyong Thermo 2. So, mostly ginagamit nyo siya. So, you are now ready to refresh your memory about ano? Rankine cycle. Okay, for steam power plant. Now, let us take a 5-minute break. Okay, let us go back after that para naman sa discussion natin ng Rankine cycle. Okay? I hope you learn a lot.